Ang gagawin natin ngayon ay stroganoff. So, tuturo ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Ito po yung mga gagamitin nating ingredients. Ito yung beef. Slice ko siya ng pahaba. Onion, mushroom, sour cream, mustard paste, beef broth, olive oil, salt, pepper, at kung meron kayo ni is roasted garlic. Kailangan din natin ng butter mamaya. Iluluto muna natin itong beef. Ibabrown muna natin siya. Then, tatanggalin natin. Saka natin iluto yung sauce niya. Itong gagamitin natin na pan na paglulutuan ng beef, yun din ang gagamitin natin mamaya for the sauce. So, hindi na natin kailangan hugasan. Ganun na siya. Doon na natin iluluto. Haluin natin ng konti ang ating beef upang maghiwa-hiwalay sila. Ngunit dahan-dahan lang para hindi madurog at maging ground beef. Char! Haluin natin ulit ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Mahabang haluan tayo, guys. Ganyan sa pagluluto, dapat may pasensya at may tiyaga. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. At kung may pasensya kang magluto at may tiyaga kang magluto, may kakainin ka. At ngayon, tingnan na natin kung anong nangyayari sa ating beef. Ngayon, nakikita niyo brown na ang ating beef. So, ituloy lang natin hanggang ito ay maluto. Saka natin ilipat sa bowl. Nag-brown na itong ating beef. So, tatanggalin na natin siya dito. So, set aside natin. At gagawin na natin yung sauce niya. Gawin na natin yung sauce, guys. Come on. Dito sa pinaglutuan natin ng beef, lalagyan natin ng butter. Depende sa inyo kung gano'ng kadaming butter. Ito ang nalagay kong butter. 1 tablespoon ito. Then yung sibuyas. Sibuyas. Sibuyas na nakakaiyak.
Itong mushroom pala guys, yan. Kinat ko siya into 5. Ganyan yung cut mo. Yung mushroom natin. Ilalagay natin yan pag naluto na yung onion. Pag nagluluto daw, mas maganda yung kumakanta, para nakangiti, para masarap yung niluluto natin. Kasi yung feelings daw natin is nandun, pumupunta sa niluluto natin. Para yung mga kakain, masaya din. Kaya kakanta ako na, my heart will shalalala. Sibuyas natin guys, ilalagay ko na tong mushroom. Mushroom and onion. Ngayon, ilalagay na natin yung flour. Pag ako ilagay yung flour, lalagyan ko muna ng garlic powder. Pero kayo, kung gusto nyo, fresh na garlic powder ang ilagay nyo, pero ilalagay nyo yun together with the onions. Ang kakain kasi nito, ayaw nila yung amoy ng bawang. Kaya yung powder ang nilalagay ko. Then, add the flour. Ang purpose nitong flour, ito yung para mag, medyo mag-stick yung sauce niya. Para medyo lumapot. Stir natin siya ng 1 minute. Then after that, ilalagay natin yung half ng broth, yung beef broth natin. Imimix natin siya hanggang maging incorporated yung sauce. Hanggang mahalo na siya. Then, ilagay natin yung remaining broth natin. Sisimmer natin siya ng 1 minute. Para maluto yung flour na nilagay natin kanina.
Then pag nakita nyo siya na ganyan, nagsisimmer na siya yung ating sauce. Pwede na natin ilagay yung sour cream. Sour cream. Kahit anong sour cream ang gamitin nyo, ito yung ginagamit ko. Yan. 200 ml siya. 200 ml na sour cream. Pero pahinaan natin yung apoy. After nyan, isasabay din natin yung mustard paste. Yung mustard paste, tinatansya ko na lang. Pero ito siguro mga half tablespoon. Pwede na nating palakasin yung apoy ng medium. Mix lang natin. Tikman nga natin kung kailangan pa niya ng asin. Pag nilasaan nyo at hindi nyo masyadong malasaan yung mustard, pwede kayong magdagdag. Ako magdadagdag ako kasi hindi ko masyadong malasaan. So parang 1 tablespoon na yung ilalagay natin. Masarap ito sa kanin, guys. Lalong-lalo na sa ating mga Pinoy na hindi tayo mabubuhay nang walang rice. Lagyan natin ng paminta, pepper. And salt. Depende sa panlasa nyo. Malalasaan nyo naman yan. Pero kung ayaw nyo naman siya gumaalat, again, bawasan. Ngayon guys, luto na yung ating sauce. Yan, yung sauce ng ating beef stroganoff. Saka natin ilalagay itong luto ng beef. Yung una nating niluto. Ihalo na natin siya. Halo na at hayaan nating mag-simmer ng konti.
Tapos mamaya pag isa-serve natin siya together with the rice, saka natin siya i-garnish para may ibang kulay. Let's wait until mag-simmer siya at maluto. Kasi luto na yung beef kanina. Kung gusto nyong mag-experiment, pwede nyo itong gawin at ihalo nyo siya sa pasta. Parang magiging white pasta na siya. Luto na yung ating beef stroganoff at ipiplating na natin siya.